Alamin naman natin ang sitwasyon sa Sandigan Bayan sa Quezon City. May live report si Micaela Papa. Mika. Rhea, 8:30 a.m. ngayong umaga, nakatakda ang arraignment ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa Sandigan Bayan. Sa 4th Division ng Sandigan Bayan, nakatakdang ihain ng dating Pangulo ang kanyang plea, guilty or not guilty, kaugnay ng isinampang 2 counts of graft laban sa kanya. Ang una ay sa kasong paglabag sa Section 3G ng Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa pagpasok sa isang kontrata o transaksyong lubhang ikalulugi ng gobyerno. Nasasakdal din dito sina dating First Gentleman Mike Arroyo, dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at dating Transportation Secretary Leandro Mendoza. Bukod pa yan, haharapin din ng dating Pangulo ang kasong paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay ng aligasyong ginamit ni Arroyo ang posisyon upang itulak ang Chinese firm na ZTE para sa $329 million na project ng NBN. Nauna nang nagpetisyon si Mendoza na ipagpaliban ang kanyang arraignment sa May 11 habang naka-confine siya sa ospital. Ngunit bukod kay Mendoza, nagpahayag na ang kampo ng ibang nasasakdal na dadalo sila sa arraignment. Rhea, ngayong umaga ay nakita natin unti-unti nang dumadami yung mga supporters ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulong GMA, at inaasahan natin na dadating na rin yung mga anti-GMA forces. Kung kaya naman, todo paghihigpit na ang seguridad dito sa loob at labas ng compound. Katunayan, nagposte na ang QCPD ng mga tauhan sa mga entrances ng Sandigan Bayan at inaasahan na magkakaroon din ng augmentation ang Philippine National Police. Yan ang latest mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Micaela Papa.